Yeah, bring you up. Yeah, come on. Ayun na nga, no? Welcome back to my YouTube channel, mga kista. No? For today, mga kista, maglilinis tayo ng tubig. May papakita ko sa inyo, mabili siyang paglilinis ng tubig, paano sila paangatin. So, isashare ko lang naman sa inyo, may vlog na naman ako dati nito, no? Pero uulitin ko lang yung vlog na to. Ipapakita ko lang, isashare ko lang naman sa inyo, mga kaisla. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Ay na nga, mga kaisla, no? Bali, ito na yung tubig na nilinisin natin, paangatin yan. Kakakuha ko lang yan kaninang umaga. So, paangatin natin yan. 30 minutes lang yan na bali, tatakpan nyo sila. Ayan. Tatakpan mo lang yan. Pag tinakpan mo yan, bali, ang mga tubig yan umaangat na. So, kanina nga, di ba nakita nyo, nakatakip yan. Yan, doon sa inyo, meron na sa gilid. Yan. Meron na sa gilid. So, 30 minutes, paangatin natin yan. Hintay lang natin na para kahit pa paano pwede natin ilipat dito sa 4x4x4 na tank. Yan. Yan natin nilalagay muna. Yan. Explain ko sa inyo kung bakit dito ko muna nilalagay bago ilipat doon sa yun, sa trapalpan. No. So, manggagawin ko muna, mga kista, na magpe-prepared muna ako ng tubig. Ilalagay natin doon sa tarapalpan na yun. So, samahan niyo ako. Dahil ngayon, anong oras na ay alas 12 na. So, ang tubig dito sa amin ay wala ng chlorine. So, pwede ka nang kumuha ng tubig na direkta para ilagay doon sa sa tarapalpan mo na paglalagay ng tubig. Yeah. So ito na nga, mga kaisla, no? Bali, puno na yung natin yung tubig. So lalagyan natin muna dito. Yeah. Bali, kuha tayo ulit para mapuno yun. Mga kalahati lang ilalagay natin doon para kahit pa paano naman yung tubig, kasi ano ba yun, may mga buhangin pa sa ilalim yun. So dilinis hanggang tumagal to, dilinis na yun. So matitira na lang doon tubig ang matitira talaga. Yan. Ipapakita ko naman sa inyo, mga isdat, huwag naman kayo mag-alala. Ito na nga, mga kaisda, ito na yung last na tubig na ilalagay natin dito sa tarapalpan, no, para sa paglalagyan ng tubig na malinis. Yan. Bali, ito yung magiging malinis na tubig na, no? Yan. Yung resulta. Yan. Bali, malinis na tubig na yan. So, ito na nga, mga isda, no? Tatakpan muna natin itong pinaglagyan ko ng ano, ng tubig na may mga lupa-lupa pa. Kita nyo naman, no? Yan, may mga lupa-lupa pa. So, tatakpan natin mga 30 minutes. Hintay lang natin para umangat yung tubig. Paunti-unti, kukuha natin yung mga tubig na nakaangat na. Ganun ulit. Bali, 30 minutes ulit hanggang lumutang yung tubig, no? Ayun na, mga isda. Bago, ilalagay natin yung tubig dito, no? Yung mga umangat na dito natin nilalagay. Yan. I-explain ko nga sa inyo ulit, no? Yung kung bakit ko nilalagay yung tubig dito muna bago ilipat sa tarapalpan. Yan. So, takpan natin muna, mga isda. Intay lang natin ng 30 minutes. Oh, yeah. So ito na nga, mga kaisda, no? Bali, naka 30 minutes na siya. Ang gagawin natin, lalagyan natin ang tubig to. Ayan, lalagyan natin ang tubig to.
Lalagyan natin ng tubig to dahil dito natin ilalagay yung mga ruby na umangat na. Yeah. Bali, ipapakita ko sa inyo yung mga tubig na umangat na. Dahil naka 30 minutes na siya. So, ito na nga mga guys. Dahil iangat na natin. Yun! Yan na nga mga guys. No? Mga nakangat na sa gilid. Yung tubig natin. Yan. So, ayun yung mga kukunin natin. Yung mga kumpulan na yan. So, bago ilalagay natin dito. Yan nga mga kaisda, no? Yan nga mga kaisda. Bali, ayun natin ang, ano, yung tubi. Ayun yung tubi. So, bali, hihintayin lang natin yan na magkumpulan. Pag nagkumpulan na yan, kaya nilalagay natin dito, yan. Kaya nilalagay natin yung tubi dyan sa 4x4x4. Kasi ang mangyayari dyan, ay yung mga buhangin-buhangin tulad na mga yan tulad nung ito yung mga itim-itim na yan tulad ng mga itim-itim na yan maiiwan yan dito sa ilalim. So tataktakin mo lang yan. Pag tinaktak mo yan, titikom yan. So maiiwan na lang yung tubig doon sa maiiwan na lang yung dumi doon sa ilalim. Kaya nilagay natin sa 4x4x4 bago ilipat natin sa tarapalpan. So mga kaisda, no, hintayin lang natin yung umilalim yung mga dumi dun sa ilalim niya para kahit papaano pag tinaktak natin madali na lang kunin yung tubig. Bali, tubig na lang yung matitira. Yeah. Hintayin lang natin ulit ng 30 minutes para kuhunin yung tubig na malinis na bago natin ilipat sa sa tarapal. So ito na nga mga kaisda, no, bali kukunin natin yung ito. Dito natin ilalagay yung malinis na tubig. So mapapansin niyo mga kaisda, ayan yung sample, bali kumpulan na yung dumi ay nasa ilalim na yan. Pansin niyo, nasa ilalim na. So tataktakin lang natin yan para tumikom sila. Yun, bali tumikom na sila. So ililipat natin dito sa kabilang laglagyanan. Kasi ang may iwan na lang dyan ay yung dyan may mga dumi-dumi pa. So okay lang yan. Yan mga kaisda, no, bali naiwan yung mga buhangin-buhangin sa ilalim. Yan, pero may mga debris, no? Yeah, may mga debris pa. So parang tatanggalin mo lang konti-unti. Yan. Tatanggalin mo na lang para ipapaano, safe ipakain sa mga isda. Yan. Bali, ini yung tubig natin. Yan. Bali, ulitin natin ulit siya hanggang luminis yung tubig. Yun mga kaisda. So mga kaisda, no, itatapon ko na muna to dito. Papalitan natin ng tubig. So ilalagay natin ulit yung tubig dito sa talagyanan ulit. Yeah. Bali, may mga tubig pa natira. Yan. So babalik na lang natin dito hanggang lumutang.
yun mga kaisda. Ayun na nga mga kaisda, no, bali ito na yung tubig na inangat natin kanina, pati yung ito. Ayan. So ilalagay natin dito para ilipat sa tarpal pan para kahit pa paano ready na sa if may kukuha, di ba? May i-order ganyan. Ready na ibenta. Yan. So, takpakan niyo muna bago pag natakpak niyo na. Yo. Ayan mga kaisda. Bali tubig na lang talaga yung natira. Ayan, ayan. Tubig na lang bago kukunin natin tong isa. Taktakin nyo muna bago kunin kasi may iwan na yung mga dumi sa ilalim. Ayan. Bali ito na yung tubig natin. Ayan. Wala na siyang mga ganun, mga buhangin-buhangin na yun. Tulad niya, mga buhangin-buhangin. Wala na yan. So, tatapon natin to. Dito. Yeah. So, ayun na nga mga kaisda. Pwede na siya nating ilipat dito sa ating ano, tarapal pan. Yeah. Yan. So, pwede na siya dyan mga kaisda. Tandaan nyo mga kaisda, no? Maganda ihiwalay-hiwalay nyo yung tubig para hindi sila crowded. Para hindi mamatay agad yung tubig. Kasi magkukumpul-kumpulan naman yan pag ano, okay na sila. So, ito na, lalagyan natin na siya ng air pump. Yan, lalagyan natin siya ng air pump para ito paano tumagal ang kanyang buhay. Ito nga mga kaisda, no, ang tubig ay kailangan po ng air pump. Kasi air pump or submersible pump. Kasi pag hindi po siya walang, pag wala po siyang air pump or submersible, so mabilis po talaga siya mamatay. At kung hindi po kayo mahilig talaga mag-change water, so may chance po talaga mamatay yung mga tubig na ilang araw lang magka-crash po talaga yung tubig. Yun. Ayun nga mga kaisda, no, kung nagustuhan mo yung video na to, syempre huwag mong kalilimutan mag-subscribe, like, and click the notification bell para update ka sa aking mga panibagong videos.